of this ball game, we have Commander Larry Necesito and of course Colonel Edwin Parsha. Of course, bago ang lahat, congratulations din sa kupunan ng GSIS. They did good for this season and congratulations sa kupunan ng AFP Cavaliers. Pasok na po kayo dun sa ating finals round. Colonel Edwin Parsha, nagulat po ba kayo sa naging performance dito ng GSIS? Talagang this game was not given to you a walk in the park. Talagang pinaghandaan kami. So, naghanda rin kami kasi kailangan na yung finals. At sabi ko nga sa sarili ko, kung kailangan kong 150%, 150%. At isang na sinuwerte rin sa 3 points. So, lumuwag konti yun sa depensa. So, nagpapasalamat din ako sa lakas ng dito sa Diyos natin. At binigyan ako ng lakas na dumipensa dito sa larong ito. Is that 150% the same percentage of a play that you will show also on the finals game? Dahil isa lang po magiging game natin sa finals. Kung kakailangan pa ng 175 to 200, tutodo ko na yun, last game na namin sa UNTV. Alright, kamusta naman po ang experience nyo dito sa ating semifinals round? Malaking experience namin sa papasok sa finals kasi di namin inaasahan na ganito ko pala katindi yung laro. At nung una nagkukumpiyansa kami kasi natalo namin nung unang laro namin. Nung pangalawa, medyo nahirapan kami kasi nag-collapse yung depensa namin eh. Tapos nabaliktad yung momentum. Maraming salamat po. Sino po mga gusto niyong batin at pasalamatan, mga naging motivation niyo sa larong ito, Colonel Edwin? Ano pa ulit? Sino po yung mga naging motivation niyo, mga gusto niyo pong batin at pasalamatan? Sige. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Binigyan ako ng lakas ng loob. At sa aming leadership, sa AFP, si Chief of Staff, yung boss namin, si J1. Nandito yung isang boss namin, si TDCS, na lagi sumusuporta dito. Yung mga unit ko sa PPD, doon sa Upong OJ1, nagpapasalamat ako kasi sumusuporta sila. Sa Herayan class ng GSC, shoutout din. Then Barangay 96, shoutout din. Maraming salamat po sa inyo, Colonel Edwin Parsha. Ngayon naman po si Commander Larry Necesito naman po. This is your first time, baguhan ka po sa kupunan ng AFP. At first time mo po maging best player. Kamusta po ang pakiramdam? Naging best player po kayo dito sa ating semis round. First of all, salamat sa supporters ng Team AFP at saka sa UNTV. Yung ginawa namin kasi yung previous na mga games namin, natalo kami dahil sa depensa. This time, nag-step up kami. First, nag-focus kami ngayon sa depensa. Pagdating sa opensa, wala naman problema. Then, ayun, kailangan namin mag-step up dahil yung mga ibang big man namin, wala dito. Kaya ako at saka yung si Captain Tulen yung nag-step up pagdating sa big man. Opo, kamusta naman po yung mga naging adjustment nyo, especially on the second half kasi during the last game, dikit po ang laban nyo pero dito talagang naumusan nyo po dito ang kupunan ng GSIS, especially on the second half. Ano yung mga major adjustments na pinagawa po sa inyo? Nung second half, nasa dugout kami, nag-refocus kami uli kasi yung isang problem namin is communication. This time, nag-focus kami sa communication dahil dun sa nakita naming deficiency ng team. Po mga gusto niyong batiin at pasalamatan para po sa larong ito? First, yung nabanggit nga sa amin ni Colonel Homalesa, yung laban nito is sa families ng mga fallen heroes ng AAP. Sa buong supporters ng AAP, maraming salamat at saka sa UNTV. Maraming salamat din po sa inyo, Commander. Si General naman po, General Garland. Ano po ang masasabi niyo sa team effort na pinakita ng AFP? Hindi po biro ang pinagdaanan niyo with the GSIS. Mabigat din po silang kalaban. Okay, yung GSIS, nung una tinalo kami, tapos talagang maganda yung laro ngayon. Match-match lang. However, kahapon kasi yung practice kami, halos kompleto kami kahapon. Tapos pinag-usapan talaga yung depensa. Tsaka yung teamwork, yun yung nagpapanalo sa amin. Okay, can you commend the players right now for all the hard work that they have done for this game 2 of the semis? So, thank you sa coaches, sa lahat ng ating players for playing well, and also for the support of the AP. And especially dun sa Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital kasi yun yung
beneficiary namin para sa mga wounded, mga nangangailangan ng tulong sa ating hospital. Pitayin niyo naman po yung mga supporters ng AFP para supportahan po kayo on our finals game on September 30. Okay, to all yung fans of UNTV Executive Basketball Face-Off, please watch the championship between the Senate and the AFP Cavaliers. See you on 30 September 2024. Maraming salamat po sa inyo, General Charles Garland ng AFP Cavaliers. Once again, congratulations to the AFP team. Pasok na po sila sa ating finals round. Abangan niyo po sila, of course, on Monday, September 30 at the Smart Araneta Coliseum. It's going to be a one game only in the finals between the Senate Sentinels and the AFP Cavaliers.